So, good morning. So, mabalik ako sa topic natin. Ano ba ang cash flow? Ang cash flow ay kinikita ng isang bansa, isang kumpanya, isang prangkisa, o isang individual na malalaking kumpanya, katulad ng, babanggitin ko na lang ang isang bansa. Sa isang bansa, katulad ng Thailand, China, Amerika, Europa, meron silang cash flow na literally ang tawag dito ay whether 6 months cash flow. Katulad ng Thailand muna. Huwag na natin muna babanggitin ang Amerika dahil magkakaiba po ang cash flow ng bawat individual katulad ng Vietnam, China, Philippines, Amerika. Iba rin ang cash flow ng Amerika, iba po ang cash flow ng Europa. So, paano rin ang susustindihan ang mga bagay na ito? Katulad ng basketball, NBA, nasa revolution sila, ng American Revolution. Tayo naman, as an Asian country, Pilipinas, ay mayroon pang cash flow na hindi pumapasok sa atin o nadideklara. So, pagdating ng panahon na po yan, dito sa amin ngayon, sa Zambales, ay may cash flow na nawawala na 24 trillion hanggang 30 trillion pesos. Katulad ng kape na iniinom ko, ito, Nescafe, masarap di po ba? Ay may cash flow sila sa kumpanya. May cash flow sila, na example natin, ay 24 to 80 million yearly income. So, mayroon silang mga empleyado at mayroon silang produkto na binebenta. Ang cash flow naman po sa katulad nito ng turismo ay magkaiba. Sa turismo, dumidepende po naman kung ilan ang pumapasok na pera o nag-check-in papunta ng Pilipinas. So, ano po ba ang mga technique para makahawakan natin ang cash flow? O pwede rin po natin makuha ito sa pamamagitan ng mga popular na mga tao, katulad kunwari ni Manny Pacquiao, na isa na ngayong milyonaryo o bilyonaryo, Philippine millionaire. O pwede si Pacquiao na magpatayo ng hotel dito sa Zambales. Ito po ay sinasample ko lang kung si Pacquiao. Kailangan ang magpapatayo po dito ay may pangalan na tao at may mga kontak upang pasukin. At i-affiliate niya sa mga 5-star hotel katulad ng Hilton, isang grupo ng mga hotelier, Starwoods Hotel, Amari, hindi Amari, basta Amari lang po, nasa Thailand yun naman. So magkano naman ang kumapasok sa cash flow? Mabanggitin ko ang bansang Thailand. Excuse me, inom ulit tayo ng kape. Ang topic natin ngayon po ay out sa music. Tayo naman po ngayon ay nasa cash flow, nag-uusap o nagkukwento ako kung paano nangyayari ang individual na cash flow ng Thailand. Sabihin na natin sa turismo ng Thailand ay may pumasok na 834 million na turismo, turista sa isang taon. So sabihin natin, kumita sila ng 3 o 5 bilyon sa buong Thailand sa isang taon. Ito naman po ay nagbabayad sila ng 30% dahil nagpatayo sila ng hotel. Nakasekreto ang paghihiram sa International Monetary Fund o World Bank o sa mga hotel na affiliate sa credit line upang magpatayo ng hotel. Ano po naman ang kanilang asignatura upang makahiram o benepisyo sa mga bangko o International Monetary Fund upang makapatayo o makapagpatayo ng hotel? Ito po ay sa kinikita nila. Wala po ito sa kung ano man ang maipapakita mo na prueba para makapag katulad ng lupa
kumpanya, ng mga tauhan mo, ng mga maraming may pangalan. Yan po ang example ko sa bansang Thailand. Ngayon dito sa Pilipinas, mayroon po pong nangyayaring ganong cash flow. Wala pa po sa ngayon. So, tingin lang. Siguro may mga 1.6% o 3.8% ang pumapasok na cash flow dito sa Pilipinas. As individually na bansa, ang malakas po ngayon na cash flow ay bansang Brazil, Vietnam, Thailand, Malaysia, Maldives, ano pa ba? Caribbean, Latin America. Ang Pilipinas ay nasa pang 19, 20 to 24 destination. Pero dapat sa atin na ngayon ang cash flow na yan. 80% na pupasok dahil tayo ang huling henerasyon na may dugong bugaw. Katulad ng inyong sinasabi, ako po si Ulo, ang Apo. Ano po ba ang mga palatandaan? Ito po ang palatandaan na ako ang Apo. Yan. Kikita nyo yan, may nunal ako sa dibdib. Ayan po. May nunal rin po ako dito. Dito. Pasan cross po ako. Saka na natin pag-usapan yan. So, hindi naman ako nag-ano sa inyo na mayroon tayong dugong bughaw, maharlika. So, tayo po ang royal blood. Ang nakakaalam lang yan ay matataas na tao, X-file, tawagin nila. So, dito sa lugar natin ito, meron tayong gintong araw. Kinitangayan ni Bing Rodrigo, ang gintong araw ng dugo natin ay dugong bughaw. Ang inahabol po ng mga turista ay ang gintong araw. Yan po ang ating lingwa na collateral. Ang gintong araw at ang gintong anak na nasa harap ninyo ngayon. Kung maririnig nyo po, ang sinasabi ko ay pasensya na kayo dahil hindi ko kamahalan ang cellphone na ginamit ko. Tayo ngayon ay anak pawis rin na katulad ninyo. At sa aking pananaw, sana po naman ngayon sa itong mga huling sandali ng ating henerasyon sa loob ng 5 hanggang 10 taon ay makapasok naman ang mga malalaking tao at makapagpatayo ng hotel dito sa amin. Dito po ang pangalawang yugto ng cash flow on topic. So paano ang kitaan niyan? Malalaman niyo po ng pakunti-kunti sa pagdating ng panahon. Ngayon, dito muna tayo mino. Sawadee ka.